Mga idol, sa magandang hapon po sa ating lahat, and of course sa lahat po na nagmamahal at sumusuporta po sa panela po. Maraming salamat po sa inyo mga ka-idol na patuloy po kayong tumatangkilik at sumusuporta po sa kanilang mga live streaming po ni Idol Panday at Ma'am Ella mga ka-idol. Ang ating OFW, maraming salamat sa inyo. Panday Warriors, thank you so much po sa balang sawang pag-support nyo po kay Lods Panday. And of course, shoutout din po sa ating kabirador mga ka-idol. Bago ang lahat mga ka-idol, itong sinasabi ng babaeng ito talaga grabe. Mula noon hanggang ngayon mga ka-idol, talaga ang liit talaga ng tingin niya at tingin niya sa tao. Talaga, talaga yung ang babaw ng iyong pagtingin, Ma'am Maria, kay Lods Panday. Pero bago ang lahat mga ka-idol, bibigyan po natin ng magandang reaction ito at payo at sana po mababasa po niya ito. Bago ang lahat, introduction muna tayo mga ka-idol. Alright! Okay mga ka-idol, ngayon mga ka-idol, talagang pati yung itsura ni Lods Panday noon, talagang ginagawa talaga nilang ano, parang hindi sila masaya sa nangyari ni Lods Panday ngayon. Yung kalagayan niya ngayon, parang hindi sila masaya. Talagang hinahatak talaga niya nila pababa. Alam mo, Maria Iska, no? Nakar. Maria Iska Nakar, no? Bago niyo sinabi ito kay Lods Panday, dapat tinitingnan niyo muna ang iyong sarili. Kung karapat dapat po kayo magsalita ng ganito. Ha? Sinasabihan mo si Lods Panday dito, oh. Ang sabi mo pa dito, hindi niyo ba nakita ang video ko nila noon? January 15, ang pangit ni Panday. Maitim, bungal, mahaba ang buhok, at gusot, parang taga-bundok. Isipin mo. Walang ligo. Isipin mo. Grabe naman po kayo mga taong hindi nyo nagustuhan si Panday at hindi nyo po, hindi kayo natutuwa kay Panday, wag na lang po kayo magsasalita ng ganun. Wag na lang po kayong magbitaw ng mga salita ng ganito. Kasi po hindi naman kayo inaano. Hindi kayo inaaway at hindi kayo pinagsalitaan ni Panday na masama. Hindi pa ba kayo makamove on mga ka-idol na ang tsura ni Panday ngayon ay okay na? Gwapong-gwapo na? Oh. Kung halimbawa, bungal si Panday noon, pangit si Panday noon, maitim, mahaba ang buhok. Oh. Ano ngayon kung ganun ang tsura niya noon? May problema ba kayo? Inaano ba kayo ni Panday? Ah. Madaling salita, hindi po kayo nag-respeto kay Panday. Porkit ba ganun siya? Ha? Aapakan nyo na lang? Hindi kami papayag na ganun. Yan, Ma'am Maria, ha? Hindi po kami papayag na ganun, ma'am, sa ginagawa mo kay Lods Panday. Kasi po, lalo lang na po sa mga defenders po at mga reactors po ng Panday, hindi po kami papayag na gaganyan nyo na lang po ang tao na walang ginagawang masama. Ha? Kayo po nang babas kay Panday, hindi namin kayo papalampasin. Hindi kami naghahanap ng away rito at hindi po ako naghahanap ng gulo rito. Ang sa akin lang po, mga kalodi, ha? Idol ko pa rin kayo. Kayo nang babas ni Idol Panday, idol ko pa rin kayo. Ang taas ng respeto ko sa inyo. Pero, sana naman po, bago kayo magsalita ng ganyan, masasakit kayo kay Panday, isipin nyo muna, ha? 10 beses o ilang beses nyo muna isipin po. At bago nyo i-type yan at ilagay nyo sa comment po, pag-isipan nyo muna. Ang tanong ko rito, inano ka ba? Ano bang ginawa mo sa tao? Ano bang ginawa niya kay ginawa mo? Ano bang ginawa ni Panday sa iyo? Yun po yun eh. Ito bang sasabi mo dito, kaya mo ba 'tong panindigan? Pangatawanan mo ba 'to? Ma'am Maria, pangit po yung ginagawa mo. Tingnan mo yung ginagawa mo rito sa pagko-comment mo. Ang daming mga tao nagre-react. Yun po yung mga nagmamahal kay Lods Panday. Dahil alam po namin na hindi po siya nang aano ng tao. Wala po siyang nilalabangan na tao rito at hindi po siya nang gagamit. Kahit na nilalait nyo, inapakan nyo, kung ano-ano pa magsinasabi nyo kay Panday. Marami po, tandaan po natin yan, marami po ang nagmamahal sa mga tulad po niya, sa mga tulad pong ganyan tao na wala pong ginagawang masama sa kapwa. Marami po kami nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Huwag nyong ganyanin po si Panday. Kasi po, ang totoo po niya mga ka-idol, hindi nyo ba nakikita? Tumutulong pa nga siya eh. Ha? Ang nakikita nyo, yung hindi magandang ginagawa ni Panday, yung kanyang anyo, kanyang tsura, ang nakikita nyo at nilalait nyo. Pero hindi nyo nakikita yung mga bagay
na mga mabubuti po na ginagawa niya sa kapwa. Sana ganun na lang, ano? Sana ganun na lamang po ang ano, sana ganun na lamang po ang nakikita niyo. Yung ginagawa ni Panday po na mga kabutihan sa kapwa, sana doon, yun na lang po ang ginagawa niyo, chismis dyan. Yun na lang ang kinukomment niyo. Mas natutuwa pa po ang mga tao sa inyo. Hindi yung ganyan. Ang ginagawa niyo na pang-aabak at inahatak niyo si Panday para bumagsak eh. Yung tao, hindi niyo nakikita yung tao, lumalaban. Kahit na po kung anong, ganun ang nangyayari noon sa kanyang kaladbin, ganun ang nangyayari. Nire-respeto niya yon. Wala po siyang reklamo, wala po siyang masamang sinasabi po sa kapwa. Kahit na po, ang dami na pong mga salita na tatanggap niya at naririnig niya. Nakita ba natin si Lodge Panday nagsasalita? Never po siya nagsasalita. Tapos sasabihan mo ngayon, ma'am, ito po ang panglalait mo kay Panday. Ito po yung pang-aapak niyo, pamaliit niyo sa pagkatao niya. Tanungin niyo muna sarili niyo, tingnan niyo muna yung sarili niyo. Kung maayos po ba ang sarili niyo bago kayo magsalita ng ganyan. Dapat ganun pong ginagawa natin. Gumagawa po tayo mabuti po. Gumagawa po tayo ng mga halimbawa na nakaka-inspire po ng mga tao. Hindi po yung ganyan. Kaya hindi nyo po masisimam, ano, Ma'am Maria, no? Kung bakit po ganyan po ang mga sinasabi ng mga tao rin dito sa baba, sa mga comment mo. Kasi po, ang ginagawa mo po, grabe po ang pang-aapa po, pagmamalilit po sa tao. Tuwang-tuwa pa kayo. Ha? Tuwang-tuwa pa kayo na ginagawa nyo ng ganyan. Nasasalita kayo ng hindi maganda. Tatanungin ko kayo, masaya ba kayo sa ginagawa niyo ito? Nakakatulog ka ba ng maayos? Dito po sa channel ko mga ka-idol, mga kababayan, dito sa channel ko mga kababayan, puro pagpapayo ito. Hindi po kami nang-aaway at hindi po kami nababas dito. Okay lang sa amin, binabas nyo kami. Sinasabihan nyo kami ng hindi maganda. Okay lang sa amin kasi nakahanda na po kami. At kaya namin panindigan yung ginagawa namin. At alam po namin, na wala po kaming taong inaapakan at wala po kaming taong nilalamangan. Ang sa amin dito po, huwag na huwag po kayong mang-aapak ng tao. Mag-respeto po tayo para irespeto ka rin. Alam mo maka, ano? Alam mo ma'am, sa totoo lang, alam mo po, tinitinan ko yung Facebook mo ma'am, mas matanda ka pa kay Luz Panday pero hindi mo naisip na maganda. Hindi mo maisip na ang iyong sinasabi ay hindi maganda po sa mga tao. Paninira yung ginagawa mo eh. Pang-aapak ng puri ng tao to eh. Ginagawa mo. Dapat nga, ang ginagawa mo rito eh, suportahan si Panday. Ang ginagawa mo po, inapakan mo na eh. Nilalait mo pa. Tuwang-tuwa pa kayo. Hindi nyo naisip na may taong nasasaktan nyo, ang dami ng tao nasasaktan nyo. Wala namang ginagawa masama yung tao eh. Wala po akong dahilan. Wala po akong dahilan na nagaganyanin mo ang tao. Gaganyanin natin ang tao. Kasi wala po kami dahilan, ma'am. Wala po kami nakikita ang dahilan para gaganyan yung si Panday. Ang nakikita nyo po, yung mga negatibo eh. Oo, sasabihin natin po, nagkamali si Panday. Pero hindi po siya perfectong tao. Hindi po siya, 100% na hindi siya nagkakasala at hindi po siya nagkakamali. Pero ang sinasabi ko rito, dapat yung irespeto nyo naman ang tao. Nakikita nyo ba pag live niya? Wala siyang ginagawa. Sumasaya, kumakanta, nagpapatawa, nagpapasaya ng mga kababayan natin. O, anong problema po doon? Nasasaktan mo ba kayo na mayroong tao na papasaya siya? Yan ang hirap sa atin mga kababayan ni. Sa halip nga, matuwa po tayo kay Lodge Panday dahil may mga tao po siya napapasaya. Ang ginagawa nyo, para kayong nasasaktan pag may mga tao siyang napapaligaya niya. Anong klase ba naman kayong tao? Kaya ma'am, sana po ma'am, itong sinasabi ko, yung ginagawa ko itong ma'am, maano mo ito, maririnig mo ito. Sana po, huwag nyo nang gawin po ito sa kapwa nyo. Kahit kanino man, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Kasi hindi naman kayo ginagawa ng masama ng tao eh. Nirespeto naman kayo eh. Marespeto po si Panday na tao. Hindi po sa yung tipong tao nakikita natin kung nagmumura po dyan sa harapan na mismo ng live niya. Nagpakumaba po si Lodge Panday mga ka-idol. Para lang po, maiwasan niya yung away-away. Ganun lang sana mga ka-idol, respetuhan lang po tayo. Kung mahal niyo po ang iyong pamilya, dapat mahalin niyo rin yung kapwa niyo. Respeto lang po sana. Yun ang hinihingi ko mga ka-lodi. Sana po may mapupulutan kayong aral kahit papaano. Ang pagrespeto sa kapwa ay isang napakahalaga pong bagay yan. Yun ang pinakamahalaga po para sa amin po. Iwan ko lang sa inyo mga ka-idol. Para sa amin po, na mga katulad po namin, ang respeto po sa kapwa ay napaka-laking bahagi po yan sa buhay namin. Sana po,
may natutunan kayo sa hapong ito. Maraming maraming salamat po mga ka-idol. Kung kayo bago pa lang po sa channel po ni Lods Banday at bago ka pa lang sa channel po ni Mamela, tingnan nyo na po ang description po. Doon ko po ilalagay po lahat po ng kanilang pong information po para po makasubscribe kayo, para makapalo kayo po sa kanilang mga FBPs mga ka-idol. Maraming salamat po mga ka-idol. Kung ikay bago para sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates in my videos. Mabuhay ka kaibigan! God bless you all!